Isa rin sa mga talented comics illustrator na pumalaot sa pagdidibuho sa comics si Jess Jodloman noong 1950s. Isinilang siya noong February 25, 1925. Actually, 16 years old lang siya nang magsimulang mag-drawing. Naging portrait artist muna si Jess Jodloman at dito nahasa ang kanyang talento. Ang unang break niya sa comics illustration ay nagsimula noong 1954 sa Los Biminda Classic. Dito ay naiguhit niya ang maikling kwentong Rosas na Itim. Sa Tagalog Classic naman ng Ace Publication niya iginuhit ang nobelang Sing Sing na Tanso noong 1954 at kwentong Prinsesa ng Buwan. Then he moved to Bulaklak Magazine at iginuhit niya dito ang kwentong Susi ni San Pedro noong ding 1954. Bagamat ang karamihan sa mga contemporaries ni Jess Jodloman ay nasa Ace Publication, minabuti niyang mag-stay sa Bulaklak kung saan iginuhit niya dito ang nobelang Ina ng Laging Saklolo na hinalaw at sinulat ni na Teresa Mansilla at si Reyes Tan. Dito rin niya kinatha at iginuhit ang nobela niyang Ramir na naserialize sa Bulaklak Weekly mula 1955 hanggang 1957. Naging popular ito sa mga comics readers kaya isinalin sa pelikula ng Everlasting Film at ginampanan ni Cesar Ramirez ang title role. Isinunod niya dito ang kanyang katatguhit ding Durindana at Cruz Diablo na isang Zorro-like story. Ginawa rin niya dito ang isa pa niyang Warrior Comics character na si Ragas. Nagdibuho rin si Jess Jodloman sa iba pang local comics publishing gaya ng ABC, Mission Publishing, GMS Publishing at iba pa. Sa extra comics ng ABC Publishing niya iginuhit ang cover story na Paghihiganti. Sa Holiday Comics ng Gasi naman niya, idinibuho ang katatguhit niyang Patibong noong early 1960s. Sa Hasmin Comics ng Mission Publication niya iginuhit ang Toro sa Daigdig na Bato. Ang Cleomarsa naman at Pulo ng Paniki ay sa Maharlika Comics naman na Limbag. Pinangunahan din ni Jess Jodloman ang Joas Associate, isang grupo ng mga kasamahan niyang comics artist na kinabibilangan nina B. Jodloman, Jess Brother, RM Cunanan, Ruben Javier, Romy Villacampa at Alex Niño. Sa GMS ay iginuhit ni Jess Jodloman ang Rocky Roldan at ang Higanti ng Hitano sa Sampaguita Comics, Dambuhala sa Balisusong Bundok sa Kilabot Comics. Nakatandem din ni Jess Jodloman si Edgar Legasto sa kwentong Pag-ibig ni Medusa. Si Crescencio Guerre Clemente ay sa kwento nitong Kasalanan. Si Carlos Aragon ay sa kwentong Tulisan sa Campo Santo. Si Carmelito Ravelo ay sa kwento nitong Cruz. Si Sioni Alcazar ay sa nobela nitong Barhael na nalathala sa Liwayway Magazine noong 1967. Nakatandem din niya si Clodoaldo del Mundo sa nobela nitong Brix Virgo na nalathala sa Filipino Comics ng Ace Publication noong 1966 at Dragona na nalathala naman sa Top Comics ng Liwayway Publication noong 1968. Si Narciso Morales ay nakatandem niya sa nobela nitong Bastardo. Ang kathatguhit ni Jess Jodloman na Los Pintados ay sa Zoom Comics na Limbag noong early 1970s na komisyon ding gumuhit si Jess Jodloman sa National Bookstore. Dito nalathala ang iginuhit niyang adaptation ng classic novel na Prisoner of Senda ni Anthony Ho. Noong ding 1970s, isa rin si Jess Jodloman sa nagkaroon ng chance na makaguhit sa mga comics abroad gaya ng DC, Marvel at Warren. Ilan sa ginawa niya ng kanyang mga obra ay ang Witching Hour, Beast of Darkness, House of Mystery, Secret of Sinister House, Elvira's House of Mystery, Secret of Haunted House, Weird Mystery, The House of Secret, Haunted Tales, The Unexpected, Weird War Tales, Ghost, Creepy, Vampirella, Eerie, Conan. Cool. Marvel Classic Comics featuring Odyssey at Ivanhoe. Narito ang ilan sa kanyang mga iginuhit sa DC Comics.
Sa mga hindi nakakaalam, anak ni Jess Judloman ang former celebrity actress-singer na si Lilith. Noong 2010 Summer Comic Con ay nagkaroon ako ng chansang mamit ng personal si Jess Judloman. Yumao si Jess Judloman noong March 20, 2018. Siya si Jess M. Judloman, Filipino comics illustrator at ang mga iginuhit niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content ng mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe at bell button na nasa ibaba upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.